Good day everyone! Ako po si Mama Bea at ngayon naman ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ang Virtual Pag-ibig Mobile App. So kung may mga transaction po tayo sa Pag-ibig Fund, kukuha po tayo ng Pag-ibig Fund number, magka-create tayo ng account, mag-review ng mga status ng loan natin at iba pang transaction with the Pag-ibig Fund. Pwede kayo mag-download ng Pag-ibig Mobile App. Okay? So, ang gagawin lang ay pumunta sa Play Store kung wala ka pa nito. And then, hanapin mo lang ang Virtual Pag-ibig Fund mobile app. So, meron na po akong Virtual Pag-ibig na download ko na to. So, i-click ko na lang yung open. Dito sa Virtual Pag-ibig mobile app, nandito yung login, create account. Kung wala ka pang Virtual Pag-ibig account, mag-create account ka. Pwede rin dito ang Get MID Number para sa mga kukuha pa lang ng Pag-ibig number. View loan status, and para naman sa mga magbabayad online ng kanilang Pag-ibig contribution, meron ding pay online. Since wala pa po akong Virtual Pag-ibig account, itong create account ang aking pipindutin. Sa create your Virtual Pag-ibig account, pwede kang pumili sa tatlong options na to. Para sa mga may loyalty card plus, ito ang inyong pipindutin, pero wala pa ako niyan. So, dito ako sa create and activate your account online. Account creation for OFWs, meron din. So, ilalagay po dito ang Pag-ibig number natin dito sa part na to. Tapos, last name mo, apelyido, then pangalan mo, and middle name. Kapag walang middle name, no middle name, chisakan mo lang yan. Tapos, dito naman sa part na to, ang birthday, and then yung mobile number mo. Tapos, pag na-fill upan mo na lahat, i-click mo ang verify. OTP will be sent to your mobile number. So, i-check mo sa iyong cellphone kung may dumating na OTP para i-verify yung number mo. Then, type the OTP na sinend sa'yo. Then, click proceed. Pag nailagay na ang OTP, dito tayo sa create and activate your account online. Maglalagay ka ng email address, tapos dito sa please select security question number 1, click mo lang yan. Tapos pili ka dito kung alin yung gusto mong maging security question number 1. Ganun din sa security question number 2. Ganun din sa security question number 3. Pipili ka din lang. Tapos dun sa answer, ilalagay mo lang yung mga sagot sa security questions na napili mo. Then, submit or click next. Next is place of birth. So, iti-check mo to kung ikaw ay ipinanganak outside the Philippines. Pero kapag hindi naman, kapag ikaw ay dito lang sa Pilipinas ipinanganak, select region. Then, province. Tapos, municipality. Then, your mother's name at birth. Ibig sabihin, yung pangalan, buong pangalan ng nanay mo nung siya ay dalaga pa. So, uunahin ang apelyido, yung pangalan, tapos yung panggitnang pangalan. Then, next. Dito sa part na to, i-upload na po ang valid ID. Kung hindi po passport, ang i-upload mong ID or identification, piliin yung other IDs. Kapag other IDs, kailangan 2 valid IDs ang iyong ipipresent. Nako, mukhang kailangan yata na i-update ng Pag-ibig ang kanilang system dahil may national ID na po, pwede na po siya kahit siya lang na identification. Kahit mag-isa lang na ID yung national ID, pwede na yon. Pero dito sa system ng Virtual Pag-ibig account creation, kapag hindi passport, yung ipipresent as ID, kailangan mong mag-present ng 2 valid IDs. So, panawagan po sa Pag-ibig, baka naman pwede nyong i-update tong system na to since nakalagay naman sa batas na ang national ID ay pwedeng siya lang, sole or single proof of identification. So, pwede nyong ilagay dito as option yung Philippine National ID. Okay, so dito sa pick a photo sa taas, please select a valid ID. So, ito po yung mga tinatanggap na valid ID. Pwede ang barangay certification or barangay ID, certificate from National Council for Welfare of Disabled Persons. Pwede rin pala ang company ID, driver's license. Tingnan natin kung ano pa yung mga ID dito. Overseas Filipino Worker ID. Nandito din ang Philippine Identification Card.
So, pwede ang national ID, pero kailangan mo pa rin mag-present ng isang ID. May police clearance, postal ID, professional regulation commission or PRC ID, seaman's book, senior citizen card, social security system or SSS ID, voter's ID. So, ako ang pipiliin ko is Philippine Identification or PHIL ID card. Then, click OK. Dito naman sa baba, click pa tayo ng iba pang uri ng ID. Voter's ID po ang nakalagay. Postal ID. Since hindi ko na lang voter's ID ko, dito na lang tayo sa company ID. Where is it? Yan. Upload a selfie holding and showing your valid ID. Ano ba yan? So, magsiselfie ako na kailangan yung na hawak yung valid ID. Pag na-upload na po, click mo tong box na to. Nakalagay dito, I certify that the information I shared or will share with Pag-ibig Fund in connection with my transaction in the virtual Pag-ibig is true and correct. So, bawal po kayo gumamit ng peking ID at peking mga pangalan. Then, submit. Pag na-upload na ang mga necessary documents, ganito po ang message na lalabas. You have successfully created your virtual Pag-ibig account. Pero, i-verify pa po nila ang mga information na sinubmit sa virtual Pag-ibig app. So, intayin ninyo na magkaroon ng email o makareceive kayo ng email na talagang approved na yung application or account creation sa virtual Pag-ibig app. Ganito po yung matatanggap ninyong email. So, sa email na to, nandito ang temporary password ng inyong account. So, ito yung gagamitin sa pagla-login. Para makapag-login, i-click mo tong here na to sa email. And then, gamitin mo yung iyong email address at yung temporary password na naka-indicate sa email. And then, dito, mag-create ka ng new password. Papalitan kasi natin yung temporary password na ibinigay sa atin doon sa email. So, kapag all set up na, napalitan mo na yung temporary password, naka-login ka na, ganito po yung itsura sa loob ng virtual Pag-ibig Fund. Makikita mo na dito yung iyong mga regular savings, kung magkano. Makikita mo yung summary ng iyong contribution. Kung magkano na yung savings mo. Nandito din yung mga past transactions mo, yung mga ibinayad mo. Also, pwede ka rin dito magbayad ng iyong Pag-ibig contributions o mga bayad mo sa loan or whatever pa na kailangan mo sa Pag-ibig. I-check mo lang yan isa-isa. Nandiyan naman po yung mga instructions kung ano yung kailangan mong transactions. So, hindi mo na talaga kailangan pumila para sa pagbabayad, para sa pagkuha ng Pag-ibig Fund, number, at iba pang mga transactions sa Pag-ibig. Pwedeng online-online na lang. Para sa iba pang katanungan tungkol sa Pag-ibig Fund, maaari nyo silang kontakin sa number na to or i-email dito sa email na to. Maraming salamat for watching. Sana nakatulong sa inyo ang video na to. Please share and subscribe. Thank you!